Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Josue noong mga araw na iyon, tinipon ni Josue sa Siquem ang lahat ng lipi. Pagkatapos tinawag niya ang matatanda, ang mga hukom, ang mga pinuno at mga tagapangasiwa sa Israel at sila'y humarap sa Panginoon. Sinabi niya, "Ito ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Noong una, ang inyong mga ninuno ay nakatira sa kabila ng ilog Euphrates. Isa sa mga ito si Tare na ama ni Abraham at si Nakor. Sumasamba sila sa ibang diyos-diyosan. Tinawag ko si Abraham buhat sa lupaing iyon at dinala ko siya at pinagtubayan sa buong kalawakan ng Kanaan. Pinagkalooban ko siya ng maraming inanak at inapo. Naging anak niya si Isaac at naging anak naman ito si Esau at si Jacob. Ibinigay ko kay Esau ang kaburulan ng Seir bilang bahagi niya. Ngunit si Jacob at ang kanyang mga anak ay nagpunta sa Ehipto. Sinugo ko si Moises at si Aaron at sa tulong ng mga himalay, pinahirapan ko ng katakot-takot ang mga Ehipsyo. Sa gayong paraan ay hinango ko kayo roon. Inilabas ko sa Ehipto ang inyong mga ninuno at nakarating sa dagat ng mga tambo. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at itinaboy papunta sa dagat. Ang inyong mga ninuno ay nanalangin sa akin at pinalatag ko ang dilim sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Pinaguho ko sa mga ito ang nahating dagat at sila'y natabunan ng tubig. Nasaksihan ninyo ang mga ginawa ko sa mga Ehipsyo at matagal kayong nanirahan sa ilang. Pagkatapos, dinala ko kayo sa lupain ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan. Binaka nila kayo at pinapagtagumpay ko kayo sa kanila. Pinuksa ko sila at nasakop ninyo ang kanilang lupain. Nilabanan kayo ng hari ng Moab ni Balak na anak ni Zippor at sinugon niya si Balaam na anak ni Beor upang sumpain kayo. Ngunit hindi ko dininig si Balaam. Sa halip, pinagpala niya kayo. Sa gayon, iniligtas ko kayo sa kamay ni Balak. Tumawid ako ng Jordan at sumapit sa Jericho. Nilabanan kayo ng mga taga Jericho at ng mga Amoreo, Perezeo, Kananeo, Heteo, Kergeseo, Heveo at Hebuseo at sila'y nalupig ninyo sa tulong ko. Ipinasalakay ko sa mga pokyutan ang dalawang haring Amoreo at pinalayas ko sila bago kayo dumating. Walang kinalaman sa pangyayaring iyon ang inyong mga tabak at pana. Binigyan ko kayo ng lupaing hindi ninyo binungkal. Pinatira ko kayo sa mga bayang hindi kayo ang nagtayo. Kumakain kayo ngayon ng ubas at ulibo na galing sa mga punong hindi kayo ang nagtanim." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maraming taon ding kinuha ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan at tinalo ang mga taga-roon. 7 bansa ng mga Hentil, ang mga Moreo, Perezeo, Kananeo, Hiteo, Gergeseo, Hebeo at Jebuseo. Noong makuha na ang buong lupain, ipinamahagi ang lupain ayon sa 7 sa 12 tribu ng Israel. Pinamahagi ang lupain ayon sa 12 tribu ng Israel. Ang bawat tribu ay may bahagi ng lupain at ipinamahagi naman
ng mga tribu sa mga pamilya sa kanilang tribu. Noong ayos na ang lahat at matanda na si Josue, nagpatawag siya ng pagpupulong ng mga leaders ng bawat tribu at bawat angkan doon sa Sikem. Sinariwa nila doon ang kanilang pagtitipan kay Yahweh. Una, nagsalita si Josue at binalikan ang kanilang kasaysayan. Ang mga ninuno nila ay nakatira doon sa ibayo ng Ilog Euphrates sa lugar ng Mesopotamia. O sa atin pa ngayon, sa bandang Makwet. Pumunta si Tare, ang ama ni Abraham, sa hilaga, sa Haran, at nasa kasalukuyang Syria. Sumamba sila doon sa marami mga Diyos. Tinawag ni Yahweh si Abraham na umalis sa Haran at iwanan ang pamilya ng kanyang ama at pumunta sa lupaing ibibigay sa kanya at sa kanyang magiging sariling lahi. Sasamba lamang siya sa iisang Diyos na ito. Ang anak ni Abraham ay si Isaac, at ang anak naman ni Isaac ay si Jacob at si Esau. Ibinigay kay Esau ang lupain ng Seir at nanatili si Jacob sa Hebron. Napapunta siya at ang kanyang pamilya sa Ehipto upang tumakas sa tagutom. Nanatili si Raroon ng higit na 400 taon. Doon sila dumami pero naging alipin sila. Pinadala ng Diyos si Moises upang ialis sila sa Ehipto at dalhin sa lupang ipinangako sa kanilang mga ninuno. May mga hadlang sa daan tulad ng mga Amoreo, tulad ni Balak na hari ng Moab, at ni Balaam na sinugo ng hari na sumpain sila. Inligtas sila ni Yahweh sa mga ito. Nakatawid sa ilog Jordan at ngayon nasa lupa na sila ng Kanaan. Tinalo nila ang mga taga-roon at sila na ang naninirahan sa lupaing iyon. Nakikinabang na sila sa lupa na hindi nila binungkal. Tumitira sa lungsod at mga bahay na hindi nila tinayo. Kumakain sa mga bunga ng puno ng olibo at ng mga ubasan na hindi nila tinanim. Talagang ginagabayan sila ng Diyos. Bago sariwain ang pagtitipan ng Diyos, mahalaga na sariwain muna sa alaala ng lahat ang kasaysayan ng kanilang bayan upang makita nila na sa takbo ng kanilang kasaysayan, nandiyan ang pagkilos ng Diyos. Kung kanino sila nakikipagtipan, hindi sila makikipagtipan sa Diyos na hindi nila kaano-ano o hindi man nila kilala. Makikipagkasundo sila sa Diyos na mula pa sa panahon ng kanilang mga ninuno. Mga 500 taon na ay gumagabay at nagtatanggol sa kanila. Kung nasaan sila ngayon, iyan ay dahil sa Diyos na yon, kay Yahweh. Kaya hindi dapat maging mabigat sa loob nila ang pakikipagtipan sa Diyos na ito. Maaasahan siya. Maari nilang ipagkatiwala sa kanya ang kanilang buhay at ang kanilang kinabukasan. Tayo rin ay may pakikipagtipan sa Diyos. Sa Diyos, ang Diyos natin ay siya ring Diyos ng Israel. Ngunit may karagdagan pa tayong karanasan sa Diyos na ito. Pinadala niya ang kanyang anak at inalay niya ang buhay niya upang iahon tayo sa ating pagkaalipin sa kasamaan. Mas lalo natin siyang maasahan. Talagang committed siya sa atin. Sa pagbabaliktanaw natin sa ating karanasan sa Diyos ng kasaysayan, talagang masasabi natin, ang pag-ibig na may kapal ay tunay na walang hanggan. Hindi niya tayo pababayaan.
Salamat, O Panginoon. Salamat. Po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.